Alright, hello mga kaboss amo. So meron tayong gagawin dito na motor. Ang problema nito is nalulobat yung battery niya. So pag nalulobat yung battery, nawawala yung busina tsaka yung ibang accessories. Yan, tulad nyan, ayaw tumunog ng busina niya. So yung busina kasi nito, Pia horn siya. Original na Pia horn. So pag mahina yung battery or pag wala siya nakukuha ang supply ng battery 12 volts, di talaga siya tutunog. Meron kasing mga ganun na busina, kailangan niya ng 12 volt supply galing sa battery. Pero yung 12 volt supply na galing sa regulator, hindi kaya paandarin yung ganitong lasing mga busina. So i-check ko siya, bubuksan ko yung, tatanggalin ko yung tangke, yung upuan, tapos i-check ko kung ano yung naging problema. So sa mga ganito kasi minsan na nangyayari, nagkakaroon lang ng loose contact dun sa regulator tsaka dun sa battery. So minsan wirings lang, may napuputol lang na connection, or minsan naman yung fuse, napuputol yung fuse. So pag naputol yung fuse, wala nang contact yung regulator sa battery, kaya nagdi-discharge yung battery niya. So check natin, babaklasin ko siya, tapos ipakita ko sa inyo, share ko sa inyo kung ano yung naging problema ng motor. Tara, baklasin natin. Alright mga kabos amo, so ito na po yung motor na ginawa natin kanina. So ginawa ko rin siya ng mga isang oras. Na-trace na po natin kung ano po yung naging problema, kung bakit po nalulobat yung battery at hindi po gumagana yung kanyang busina. So wala pong problema sa wirings ng busina. Okay siya, goods. Wala rin problema sa relay. Ang naging problema po talaga mga kapos amo ay ang kanyang regulator rectifier. So sa mga nagtatanong, kapos amo, ito siya. Ito si regulator rectifier, ito yung naging problema ng motor niya. So ang nangyari dito mga kapos amo, hindi na siya nagsusupply ng power papunta sa ating battery. So yung color red kasi dito, itong pula na to, ito ay papunta ng battery natin. Ito yung nag-charge sa battery natin. So naging problema, ito yung kanyang lumang regulator. Yan, mapapansin nyo, lumang luma na siya. So hindi pa siya napalitan. Never pa napalitan yung regulator na yan. So ngayon pa lang, kung makapansin nyo, parang inaamag-amag na. So kinat ko na lang siya dito. Pinutol natin dito. Tapos minairingan natin ng panibago. So turo ko sa inyo paano ko winirings. Itong universal natin na regulator, 5 pin. So meron siyang color black para sa accessories wire. So kinabit ko siya dito, pinunit ko siya dito sa white red. So yung white red na yan, papunta yan sa supply ng ating headlight. Kasi stator drive pa yung headlight niya. Yung color yellow, siya yung nagbibigay ng supply. Tapos nag-tap tayo ng wire. Itong wire na to, papunta to sa accessories wire sa may flasher relay. Doon ko siya kinabit, itong red wire na yan. Then meron tayong red wire dito. So yung red wire, kukunik nyo lang rin sa red. Yan. Ito ngayon para sa battery natin, siya yung nag-charge. Tapos yellow, itong yellow, ikukunik nyo lang din sa yellow. Yellow to yellow lang. Tapos itong white, ikukunik nyo siya sa may pink. Yan, minsan kasi nagiging color pink to. Minsan naman puti. Siya yung involved sa charging ng motor. Itong white tsaka yung yellow. Tapos itong green wire, ground ng regulator. Kailangan may ground yung regulator natin para gumana. So yun yung connection na ginawa ko dito. Then tignan nyo yung resulta kung ano nangyari. Ito yung luma, alisin na natin mamaya yan. Ito yung ipapalit natin, yung bago. So try natin. Yan, kanina wala siyang push button, ngayon yan, gumana na yung push button. Tapos gumana na yung busina.
Yan, malakas na yung busina niya kanina. Kung mapapansin nyo sa unang video natin, parang nanghihigop ng kuryente yung busina. Pero ngayon, lakas na. Solid kasi yung busina nito. Ayan mga kabasamo. Lakas. Pero mga kabasamo, meron tayong isa pang kinakabit na busina, yung GSE na busina. Yun, okay rin yun, malakas rin yun. Signal light, gumagana na rin. Yan, kahit patay yan, patayin natin yung makina. So yan, gumagana. Busina, meron pa rin siya. Ilaw, meron na rin siyang ilaw. Kanina wala siyang ilaw. Yan, ilaw na rin siya. So all goods na siya, kabasamo. Yan, button. Yan, okay na. Pwede nang kunin nung paggawa sa atin. So naging problema, kabasamo, ay regulator. Yan, ito yung sinasabi ko sa inyo, isa to sa nagiging problema talaga kapag mga charging problem. Okay, so yun lang kabasamo, sana natuto kayo ng kaunti dito sa ating maikling video. Lagi nyo check yung regulator natin. So dapat lagi naglalabas ng power yung color red dito. Pag yan di na naglabas ng power, malulobat na lang yung battery natin, hindi nagagana yung mga accessories natin. Pero under pa rin yung motor natin kapag stator drive siya. So yun lang kabasamo, maraming salamat. Peace!